Hi guys! Welcome back to my channel. Magandang gabi po sa inyo na po dyan. At sa mga humble heart, mga pabebe, momshie ko dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. So today's video, I'll bring you some of my DIY hair tips, how to take care of my hair. So gusto niyo bang magkaroon ng ganitong klase ng buhok? And healthy, strong, shiny, smooth, and silky hair. Lahat na ay nasa buhok ko na at nakuha ko na. Ayan. Pag-usapan natin po yung lahat ng yan. At magbibigay ako ng mga tips based on my experience and based dahil I love researching. So, lahat po yan is nice. Na-research ko at pinag-aralan ko at in-apply ko sa sarili kong buhok. So, although alam ko madami na po kayong napapanood ng mga videos about sa how to take care of your hair or hair mask, keratin, ayan. Pero ang lahat po ng mga i-share ko sa inyo is base sa lahat ng mga nagawa ko na at napaka-effective po talaga niya. So, talagang mai-enjoy kayo at alam kong pagkaginawa nyo rin siya is talagang magiging ganito rin yung hair nyo. Napaka-silky, smooth, strong, at saka makapal ang buhok nyo. But before anything else, bago po natin pag-usapan yan, maraming salamat po muna sa lahat ng mga sumuporta sa akin channel at sa patuloy na sumusuporta sa akin channel. Maraming salamat po talaga. Nakakataba po ng puso. At sa mga hindi naman po nakasubscribe pa sa akin channel, ayan po yung button. Please subscribe, like, and comment down below sa lahat po ng mga question nyo or sa lahat po ng mga request nyo. Andyan po tayo. So, comment lang po kayo. At huwag nyo rin po kalimutan na i-click yung bell, notification bell para po sa updated videos na masusubaybay nyo ako, patuloy nyo akong masusubaybayan. So, balik na po tayo sa ating topic about sa ating hair care. Ayan, nakikita nyo ba ang aking buhok? Ayan, di ba napaka strong, shiny, and healthy hair po ang meron ako. So, bakit ko na-maintain yung ganitong klase ng buhok? Ayan, first trial na na-try ko sa aking buhok, onion and water. So, iminix ko lang po siya at ginawa ko siyang shampoo. So, anong naging resulta at naging benefits nitong onion sa paggawa kong ginawa ko siyang shampoo? Medyo matapang na talaga yung amoy niya, pero worth it po talaga na gamitin kasi nakakakapal ng buhok. So, sa mga may problema sa mga maninipis ang buhok, so, pwede nyo na po siyang subukan para gawin nyo siyang shampoo. Talaga yung magpupunta siya sa scalp nyo at gagawin nyo siyang shampoo para magkaroon kayo ng healthy and strong hair at kumapal yung buhok nyo. Yun po yung benefits ng onion and water sa buhok natin. Second trial na ginawa ko sa aking buhok is yung castor oil. Kasi alam nyo ba yung castor oil, so nagdadagdag naman siya ng ano, para maging glossy at saka shiny yung hair natin. So, tayo kasi kailangan natin, ma-maintain natin na mayroong oil yung buhok natin. So, kaya nga ini-advise ko na para ma-maintain natin yung softness at saka silky ng buhok natin. So, kailangan lagi tayo nagbo-brush ng buhok. And, ang sabi pa nga ng mother ko ng before is talagang 100 stroke ang kailangan natin gawin sa pagsusuklay ng ating buhok. So, left and right, so 100 stroke lang every day na matutulog kayo bago kayo matulog, bago maligo o pagagising nyo. So, lagi kayong i-brush yun para ma-maintain nyo din yung oil sa buhok natin. At yung castor oil, nakakatulong din siya. So, ang ginawa ko dito, so pinag-mix ko ang castor oil, coconut oil, at saka itong butter. Ayan. So, medyo weird kasi bakit may butter pa. So, nakakatulong din kasi yan. Kaya nga DIY, homemade na paraan natin para sa pag-aalaga ng buhok natin. Nakakatulong talaga siya para magkaroon tayo ng shiny and silky and smooth hair. Kasi yung castor oil, diba, oil na nga siya. So, nagdadagdag siya ng para sa pagpintab, smooth, glossy hair natin. Then, yung coconut oil, alam mo, gamot din kasi yun sa mga antibacterial
Naalala ko nung bata ako, sinasabi natin, siguro naman familiar kayo dun sa mga kuto. Yan, mga kuto, lisa. Ayan, nung bata ako. Nagkaroon din kaya ako nung dati. At ang mother ko at yung mga matatandang mga lola ko sa sinauna, yan, lagi sinasabi nila sa akin, gumamit ako ng coconut oil para daw mawala yun. So, talaga namang effective siya kasi nakakapatay talaga siya ng bacteria. Then, talagang mami-maintain mo yung softness ng hair mo. So, yun ang mga, ano nun, anti-dandruff din kasi siya. Tapos, yung butter naman, kaya iminix ko siya kasi nga, nandun na yung, meron na siyang oil, tapos nandun na yung coconut oil. So, lahat ng benefits ng dalawang yun, so, matadagdagan mo pa ng butter. So, magandang i-apply sa buhok mo para ka na rin nag-hair mask. Okay, so may mga problema dun sa mga lagi ka naka-ponytail o yung medyo may pag-dry yung buhok mo. So, ito yung gamitin mo. Ayan, nakakatulong siya para mas straight ulit yung buhok mo. So, mga kulot ang buhok, yan. Mas magandang gamitin na hair mask. Every ano lang naman to, every 2 times a month or thrice a month, pwede mo siyang gamitin para ma-maintain mo yung ganda ng buhok mo. Third, of course, dahil nga nandito tayo sa Middle East, medyo mainit ang panahon, medyo mainit ang tubig. Ayan, so kailangan laging protektado yung buhok natin. At dahil nandito tayo sa Middle East, so magandang kainin natin. Kumain tayo ng mga frutas at mga vitamin E na makakatulong sa karagdagang pag-aalaga ng ating buhok. Especially yung dates fruits. Yan, napakadami yan dito sa Middle East. So, kilala nyo naman siguro yung prutas na yan dito sa Middle East, no? Yung dates, napakalaki ng benefit niyan dito sa katawan natin at nakakatulong din talaga siya sa buhok natin. So, try nyo talaga. So, talagang gaganda rin yung buhok nyo sa pagkain nyo nito. At additional sa mga, may mga kasamang pagkain din ng mga healthy food niyan. And lastly, at wow, talagang ito yung pinakagusto ko. Daigo pa ang talagang nagpa-keratin sa salon, nagpa-hair mask, at lahat-lahat na. Ito talaga napakatagal at long-lasting talaga yung effectivity nito talaga sa buhok. So, ginawa ko yon, so talagang na-enjoy ako, talagang na-satisfied ako sa paggawa. So, paulit-ulit ko na siyang ginagawa. Every month, 2 times ko na siyang ginagawa kasi talagang wow! As in, oh talagang amazing, talagang nagustuhan ko. Na-satisfied talaga ako. At ano to? Ito yung cream silk at saka apple cider vinegar. Ayan, i-combine nyo lang yung dalawang yun at yun yung gawin mong shampoo. Talaga namang as in. Pagkatapos nun, gawin mo siyang shampoo. Pagkatapos mo maligo at matuyo yung buhok mo, mararamdaman mo talaga yung effectivity niya talaga sa buhok mo. At mararamdaman mo siya, long-lasting talaga siya hanggang kahit abutin pa ulit ng 1 buwan, 2 buwan. Mararamdaman mo pa rin yung pagka-softness ng hair mo. At saka talagang malambot, tapos magiging shiny po yung buhok mo. As in talaga. So, subukan nyo po siya at talagang magandang gawing home care para sa ating mga buhok. Yung pinset sa apple cider vinegar. Pinopromote ko yun kasi talagang, wow, nasatisfied talaga ako sa buhok ko. O, ayan. At sana madami po kayong tips na natutunan sa akin at sana may apply nyo rin yan sa buhok nyo para makatulong sa pagpapaganda ng ating mga buhok. Hindi lang sa akin, kundi sa inyo din. So, magandang gabi po ulit sa inyo lahat. At before that po, mega shoutout nga po pala sa aking kumare, kay JC. At kaya sa aking beshi, Crystal Macalino. Ayan. Mega shoutout po sa inyo, sa aking mga Junaki, Sarah Lynette, Veya Nicole, and Nilaika Marge. Yan, mega shoutout po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. And of course, dito sa isa kong friend, sa isa kong classmate, before nung high school, panoorin nyo rin po, supportahan nyo rin po yung channel niya. Sama-sama. Yan, sam-sama, perdisoneha. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat at panoorin nyo po rin yung mga videos nila at matutuwa din po kayo sa mga video nila. Have a nice day po sa lahat. At sa susunod ko pong video, madami pa po akong ibibigay sa inyo na tips or tippings, hindi lang po sa mga pagpapaganda, kundi sa lahat ng pampamilya at saka sa lahat ng mga pabebe, Momshie. Ayan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. See you po sa susunod kong video.